the announcement of Vice President Sara Duterte that her father, that three Dutertes will be running for the Senate. So we're back with Senator Bato. Okay, so have you spoken with the former president? Last 2 weeks ago pa kami nag-usap at hindi namin napag-usapan yan. But again, I think he's open to any possibility. Mm-hmm. Open siya. Okay. But yun nga lang, kinukonsider ko rin yung kanyang edad. Mm-hmm. Na dapat papahinga na siya. But then again, you cannot stop him. Lalong-lalo na when it comes to national interest matters. No? Mm-hmm. In matters of national interest, he told me that he can never be silent. He has to speak out because he owe it to the Filipino people. Kailangan niyang magsasalita. So, okay. Yeah. So, former President Duterte is now 79 years old, but I believe there were senators in the past who were that age as well. I mean, just to set the record straight here, right? That's not new that you have people in their 70s in the Senate. In fact, if you move back to history, a lot of the seniors and respected ones in the Senate were of that age. But having said that, okay, are they serious that the three of them will run at the same time? Well, mas maganda sana kung matanong natin si BP Sara. Dahil siya ang sinabi niya, oo daw. So, sinabi niya yan, there is no prohibition to that. Mm-mm. Anybody, kahit na yung mga siraulo dyan na mga pabalik-balik na sige pile ng kandidasi sa Senado, papaulit-ulit na lang kahit na alam nila walang mangyayari, sige pabalik-balik. So, anybody who is eligible and qualified to run to the Senate is come. So, uh-oh, posibleng mangyari yan, posibleng mangyari. And actually, you know, many analysts have commented, but I've spoken about this many, many years ago, and it's not personal to anybody in the Senate, but it's so sad that the situation right now is, well, you have family members sitting together, right? So right now you have two Cayetanos. It started with first mother and son, Loy and Jingoy. Now you have two ejercitos there. You have, what am I missing? Two Villars, mother and son. So if the Dutertes run, they're just going to say, eh bakit? Di naman to bago. Eh ano nangyari yan? Ang tagal-tagal na dyan na nakaupo sa Senado. Magkakapamilya naman kayo. So it's technically not new. It's unfortunate, but it's not new. It's totoo yan. Matagal yan. Ang daming magkakapatid dyan. And you may have two tulfos. So, posible. Posible. Oh, posible. So, oh, yan po. That's the way of life in the Senate. Yeah. Yeah. Ganun talaga. Actually, don't you think it's time, frankly, Senator, that a law should be made that when it comes to the Senate, there are just 24 seats, that no immediate family member should run at the same time or sit at the same time? I don't think kung yung constitutionality ng law na yan ay hindi maki-question, ha? Kasi kung basihan mo yung sa constitution, yung sinasabi doon patungkol sa ano yung term na yan, yung mga pamilya, isang political dynasty. Political dynasty. Wherein it's not, yeah. Yeah, nasa constitution may political dynasty. Yeah. But an implementing law has not been done. No enabling law has been done. Yeah, dahil maraming tatamaan. So ibig sabihin, maraming ayaw sa batas na yan. So, yun namang pag-limit ng individual to run for the office. Baka mayroon din tayong mababilit dyan na constitutional provision. Kung sabihin natin, porque magkapatid sila, hindi na pwede silang tumakbo. Porque mag-ama sila, hindi na pwedeng magsama sa Senado. I'm not sure. I'm not a constitutionalist. Pero okay, natin kung baka may mabayulit tayo dyan na provision ng konstitusyon. All right. A few more questions to go. If the Dutertes win, let's say, now they want three of them to run, but let's say it ends up two of them are running, or even one of them is running. Senator, what difference would it make to the power, the power blocks in the Senate if a Duterte is sitting in the Senate? I think that's the question here, right?
Oh, let's say, kasi malay mo, hindi three, pero two. O malay mo, hindi two, pero isa ang the name recall of a Duterte alone. So let's say, ano ang kaibahan nun sa power block sa Senado kung may Duterteng nakaupo? Granting. The most winnable among the three is, of course, the former president. Yeah, of course. Granting, siya ang makakalusot. Hindi natin pwede pangunahan yung pag-iisip ng bawat senador because as I've said, we are 24 independent republics. We have our own decisions. Any issue that will arise, mayroong individual decision yan. Pero mayroong din posibilidad na kapag si Pangulong Duterte ay mananalo, magiging senador, yung mga andyan ngayon na mga senador, meron din dyan may mga sa nagdaang panahon ay nagiging kaibigan niya, nagiging close niya, or natulungan niya. Oo. So lilipat. Whatever. Oo. So, may chance talaga na popularize yung pwersa papunta doon sa kanya. Again, hindi ako assuming, ha? I'm just talking about absolutely possibilities. Yeah. Possibilities. And do you believe that this would strengthen the Duterte power block coming into the 2028 elections? Of course. Malaking tulong yan. Mm-hmm. Dahil alam naman natin yan. Okay. All right. I don't have enough time, but this is my last question for you. Yes. Have you spoken with former Senate President Mig Zubiri? I think he was, because it's the first time I've spoken to you, no, Senator, yes. After that shift in the Senate, the coup. And he said many times he was very hurt by you. Niyakap mo pa daw ang misis niya. He felt betrayed. You know, Senator, I'm curious, maybe now you can explain what happened. I think, of course, he was counting you in to vote for him. And yet it turned out you voted for the now Senate President, she's Escudero. What happened, sir? That was after the fact na yun, Karen. To set the record straight, talagang nagsusumikap ako na ma-retain ni Senator Miggs yung presidency. Talagang I always contacted him and I'm worried all the time. Na may marinig na naman ako na mga rumors against him. Worried ako because I love him. He's a good friend. He's my compadre. And pareho kami taga Mindanao. And whatever happens after that, still, nilulook up ko pa rin siya as my boss dahil napakagaling niya na leader. Ito po nangyari, Karen. Sabihin okay. ko siya. Meron kaming usapan ng PDP senators, Senator Tolentino, of course, si Senator Rubin Hood Padilla was more inclined to go with the Artista Black. Yung okay. Artista Black. So Artista Black is lahat sila Revilla. Ay... Tama. Bong Revilla, Jinggoy. Yun ang Artista Black. Lito Lapid. So kami tatlo ni Senator Tolentino, Senator Bunggo, nag-usap kami na ito, mayroon na namang kudita. Mayroon kami agreement na majority rules. Kung halimbawa, mayroong tatlo kami, kung dalawa pupunta sa isang grupo, obligado yung isa talaga sasama. Oo. So, majority rules. So, ganito nangyari. Ah, yan ang agreement din yung tatlo. Agreement namin tatlo. Oh, I see. Okay, go on. So, ngayon, well, worried na ako dahil ang alam ko, they have the numbers already. Nung nandun na nag-usap kami ni Migs sa opisina niya, Migs, nag-usapan namin sitwasyon. Sabi niya, ganun ba? So, pumasok itong si Senator Alan Cayetano at saka si Chis Escudero sa opisina ni Senator Migs. So sabi ko, Migs, exit ako dito sa kabilang pintuan dahil ayaw ko maipit. Baka masaya ko, sibat ako. Baba ako, pumunta ako sa opisina ni Senator Tolentino. Right there, kinausap nila si Migs na, Migs, we have the number. We have 14 signatures already and we are ready to take over the presidency. So nag-usap sila na during the session, mag-turn over na. So
Hindi ko alam yung details na pinag-usapan lang, pero Okay. yun ang nangyayari. Okay na tayo. But when did you decide? When did you decide? Bumaba ako doon sa office ni Tolentino. Nagpaalam ako kay Tultul. Masama ang loob ko dahil talo kami ni Migs. Talo si Migs talaga, matatanggal na. So siguro Tul, magpaalam na lang ko sa inyo, sa inyong dalawa ni Bunggo, na mag-minority na lang ako. Sasama ko kay Coco Pimentel at kay Risa Ontiveros. Pag-minority na lang ako. Then sabi ni Tul, hindi muna ako mag-commit. Hintayin natin si Bunggo. Ipatawag natin si Bunggo. Si Bunggo busy. Hintayin namin doon sa room ni Tolentino si Bunggo. Magdating, biglang pumasok ngayon itong from office ni Migs, pumasok ito si Chisi Scudero at saka si Alan Cayetano doon sa office ni Tolentino, at sinabihan ako, Bato, we have the numbers. 14 na yung signatures namin. We only need 13 signatures. Panalo na kami. Pero kahit na panalo na kami, nabalitaan namin, hindi na namin kailangan yung boto mo ha, dahil panalo na kami. So they got 14 already. They have 14 already. Na. Okay. Oh, 14 na. So okay na yun. Kahit na panalo na kami ba to, nabalitaan kasi namin na pupunta ka daw sa minority. Pwede bang huwag ka na pumunta sa minority? You stay with the majority na lang sana kung pwede. Eh, nakita ko, these are very magnanimous victors. If you call it war, they are victorious in this war. And still, you are down already, malungkot ka na, kasi talo tayo, pupunta na ako sa minority. Sinabihan pa ko na huwag ka na pumunta sa minority. You stay with the majority. Pwede ba? Sumama ka na sa amin. Panalo na kami, hindi na namin kailangan yung buto mo. Sabi ko, sige, anyway, talo naman kami. Talo na kami, so sasama na ako sa inyo. So nung pagpasok nun sa session hall, masama talaga loob ko, dahil nung sumaludo si Meg, sabi ni Meg, magsaludo ni Meg, sabi ko, yung iyak sa loob ng puso ko, sabi ko, boss, I failed to win the war for you. Hindi ko napigilan yung dalawang kasamahan ko na pumunta sa kabila. So, masama ang loob ko. I failed to win the war for you. Pero, sumama na ako doon sa pang-15 ako doon. Oo. So the following day, nalaman niya na sumama na pala ako doon sa 50, pero tapos ng gira. The battle has been won by Chis already. So kinausap ko siya na gin-explain ko, pero medyo masama ang loob niya, so wala akong magawa. Very tense sa situation. And sana, after that, we can move on. We can move on and hopefully, I am still considering him as my good friend. Wala akong nakita masama sa kanya. Napakabait na tao, kumpleto siya na magaling siya na leader. Masaya kami during his time. But then again, we talagang may, alam mo na yung politics sa Senate, magkakashape talaga ng liderato kapag ganun-ganun. So. Okay. All right. Well, so it is with politics, and a Senate coup is a way of life, frankly. Yes. Right? But I want to thank you so much. I wish we had more time, Senator Bato de la Rosa, but I do have another guest. But I want to thank you for coming to Head Start. I do hope to see you again, sir. Salamat, salamat ka rin. Maraming salamat. Thank you.